Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan. Alam niyo po, pagising ko sa umaga, ano po yan eh? Naka-divide na po yan. Ang aking mga gagawin. Kung ilang trabaho sa umaga, kung ano naman ang gagawin sa tanghali, at kung ano naman ang gagawin pagkatapos man ang halian, o hanggang mamayang hapon. Alam niyo po, no? Buhay ng nanay, parang wala talagang katapusan ang ating trabaho sa loob ng bahay kasi nga, kahit paulit-ulit, eh, yun at yun pa rin naman po ang ating ginagawa kasi kumakain po tayo araw-araw, nagluluto po tayo araw-araw, kaya may ginagamit ng mga pinggan, baso, kutsara, kaldero, kasirula, kawali, ano. Kaya paulit-ulit din po ang ating trabaho sa loob ng bahay. Pag natulog tayo, pagising sa umaga, magtutupi ng ating hinigaan. Pagkatapos pong magtupi, maglilinis na naman po ng mga gamit-gamit sa loob ng bahay. Maglilinis ng bahay, magwawalis ng sahig hanggang kisame. Magmamap. Ganon din po sa ating sinusuot na damit. Maraming labahan kasi hindi naman po natin kaya hindi magbihis. Sa isang araw, di ba na? Ako po, minsan, tatlong beses po ako magbihis. Lalo na po yung ganito na nagko-content po tayo sa YouTube, sa Facebook. Hindi naman po pwede na yun na lang nang yun ang ating isusuot na damit. Kaya hirap po maging artista sa YouTube ng mga kaibigan. Ay, nako. Nakakatawa naman po ang buhay ko. Ako po yan eh, masaya lang sa ating ginagawa. Kasi kapag tayo po inababagot sa ating ginagawa, hindi po pinilinis ang mabuti itong hinuhugasan ko kasi kung nababagot ang aking puso, di po ba? Pero masaya lang po ako sa aking ginagawa kasi salamat nga sa Panginoon. May mga kutsara, may mga baso na hinuhugasan kaysa yung wala ka ng bahay, wala ka pang higaan, wala ka pang pinggan, wala ka pang baso. Di po ba? Kaya papipiliin tayo ni Lord eh. Ano bang gusto nyo? Yung wala kayong inaayos na higaan at wala kayong hinuhugasan o yung may hinuhugasan kayo. O di po ba? Siyempre pipiliin po natin yung mayroong hinuhugasan ng mga kagamitan dito sa kusina. Ganyan po ang buhay Kristiyano, mga kaibigan. Bibigyan po tayo ni Lord ang kalayaang mamili. Ako po, pipiliin ko na po itong buhay ko araw-araw na naghuhugas ng mga pinggan, kaldero, yung tutupi ng mga kumot, nag-aayos ng mga lunan, nag-uawalik, nag-alaban, naglilinis. Pipiliin ko na po itong buhay na ito kasi alam niyo po, gamay na po natin to eh. Tayo mga nanay sa loob ng bahay. Hindi na po natin dapat kainisan ng mga bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw kasi sanay na po tayo. At nakapikit man po tayo, alam po natin kung saan banda nakalagay yung kutsara. Kasi kabisado na natin yung ginagawa natin araw-araw. Di po ba? Nakakatawa nga po ang buhay kasi nai-enjoy po natin habang tumatagal at ulit-ulit. Ay nai-enjoy po natin ang buhay. Gaya din po ng ating prayer, ating panalangin sa Diyos, araw, tanghali, gabi. Nai-enjoy po natin yan kasi ang ating pong kausap ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Tatay sa langit. At nakikinig po siya sa ating mga dalangin. Alam niyo po kagabi, ako talaga hinihintay ko po ano kaya. Nakita niyo po, gising pa ako ng 11:10. Nag-upload pa po ako ng aking mga worship song, mga kanta sa Panginoon kasi gising pa po ako niyan. Naghihintay po ako ng 12 a.m. kasi masarap pong manalangin kapag hating gabi. Sabi nga ng Biblia,
salita ng Diyos ay bukas ang labi kapag ating gabi. Kaya 5 minutes bago maga 12 a.m. ng ating gabi ay naka-ready na po ako yan. Nagsisimula na po akong mag-pray, praise and worship muna. Tapos panalangin, repentance. Kasanayan ko na po yan. Katuwa nga si Lord kasi diba, parang mahirap kumilos sa kinabukasan yung po yan. Pero ako po hindi. Parang sapat po yung ilang oras ng tulog. Ay sapat po yun. Doon naman po sa mga bakanting oras ko dito sa loob ng bahay. Parang ano po yan eh. Kiti-kiti po ako dito sa loob ng bahay. Wala pong bakante kasi maya't maya pag may nasili po ako mga kalat o dumi, alikabok, kuha na naman ang pamunas, tapos punas na naman, pag may maapang pala parang maaligas-ligas ang sahig, walis na naman, ganyan po eh, ang buhay nating mga nanay. Di po ba? I-enjoy po natin lahat ng ating ginagawa. Salamatan po natin ang Panginoon kasi ito po yung task na binigay sa akin ni Lord sa mga nanay na naiiwan sa tahanan. May mga tatay minsan nagsasabi nga na wala namang gaanong ginagawa ang mga nanay, hindi yan gaanong pagod. Hindi po yung totoo. Grabe po ang pagod kung ating iindahin kasi ang ating pahinga lang sa gabi ay yung paghiga, paglatag ng ating mga likod sa higaan. Pero yung mag-apon, wala pong latag-latag ng likod sa higaan. Lahat po yan ay ginagamit natin ng oras. Pag umalis sila sa umaga, nagtatrabaho na tayo. Pagdating ng ating mga pamilya sa hapon, gabi, nagtatrabaho pa rin po tayo. Ganyan po ang duty ng isang nanay, walang katapusan. Sabi ko nga po, matatapos lang ang lahat ng ating ginagawa dito sa mundo o ang ating mga paglilingkod sa ating mga pamilya kapag tayo po ay kinuha na ng Panginoon. So hanggat andito po tayo buhay, may hindi po tayo utusan, eh hindi naman po natin kayang tumingin ng magulo, madumi, makalat, di po ba? Kaya kailangan talaga natin ang kalinisan. At salamat po sa Panginoon dahil meron po tayong nililinisan na sirahan. At salamatan ko rin po ang Diyos dahil binigyan po kami ng sariling tirahan. Alam niyo po, ang araw, pag pinapalayas na po kami ng may-ari ng bahay kasi 2 months na kaming hindi ipatao pa. Para po ako nalulusaw. Kailangan maglumuhod sa may-ari ng mga bahay. Huwag kami palisin muna dahil saan ko dadali ang ating mga anak. Alam mo naman patutulungin ko sakali. At saka minsan talagang hindi natin ma-please ang ugali ng tao mga kapatid. Kahit Kristiyano na yan. Yung last time po na aming tinirahan ay bahay ng aming kapatiran, kumari ko pa, ninang ni Bunso. Pero talagang niloob po ng Diyos yata na mawala ang mga trabaho ng mga anak ko. Talagang sinubok po kami. At gusto nilang paalisin kami. Pero milyonaryo po yun, may kaya po sila sa buhay. Hanggang sa sumabog po sa church, nilanghingi na ng counsel sa aming pastor kung anong gagawin sa amin, kung ibarangay ba kami, kung ano. Eh siyempre po, ginamit ng aming pastor ay yung salita ng Diyos na kung meron mang mga problema, huwag na makaabot sa barangay, hindi kakahiya nga. Dahil kung ano na, quarter ng church, mga born again Christian, magkakapatid sa Panginoon, tapos nagdidimandahan sa barangay ng dahilan po sa pera. Kaya sabi ng aking pastor, sagana naman na kayo.
patirahin mo muna sila ng libre kung wala pa silang pang-upa. Kasi yung mga yan naman na ating mga kapatiran kay Kristo, ay nagbabayad naman yan kapag meron talagang ano, pambayad. Kaya bilang mga anak ng Diyos, sabi ni Pastor, umunawa tayo kung tayo yung meron. Unawain natin yung wala. Hindi lang po isang basis, mga kaibigan. Napakaraming basis po na on and off ang trabaho ng pamilya. Kaya lagi po kami namumura. Gusto po, Lord, namurahin ka ng hindi mo paano-ano na dahil lang sa hindi nakapagbayad ng upa, ay namurahin ka na parang wala kang kakwenta-kwentang tao sa kanilang harapan. Pero anak ka ng Diyos eh, di po ba? Kaya yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, pahambulifi kasi ako pag mag-pray nung araw. Hindi ako nangihingi ng para sa amin. Madalas kong idulog yung mga tao na lumalapit sa akin na Sister Riley, pag-pray mo naman kami, pag-pray mo naman ang mga pamilya ko, mga anak ko, hirap na hirap. Alam niyo po, answered prayer po yan. Sasabihin na sa akin, eh, kapatid, thank you sa prayer mo. May trabaho ng anak ko, maganda na ang kalagayan nila. May negosyo na kami. Pero yung nag-pray, salat. Kasi, hindi pa ako humihingi. Hanggang sa, doon na nga po, yung sitwasyon na sinumura na kami, pinapahiyaan ako sa church, nagbubulong-bulungan na yung mga kapatiran sa church. Kaya lumuhod po ako isang gabi sa Panginoon. Sabi ko, Ama, alam niyo po, pagod na kami ng kabubuhat ng aming mga gamit-gamit na kapalipat kung saan-saan. Bakit ayaw mo kaming paalisin sa lugar na to? Eh, punong-puno na ng pagdurusa yung puso ko sa lugar na to. Ito pong lugar na to na aming mga tinitirhan. Kung ayaw mo kaming paalisin, Ama, bigyan niyo lang po kami ng bahay, sabi ko sa Panginoon. Bigyan niyo po kami ng bahay kasi hirap na po ang sitwasyon namin. Alam niyo mga kaibigan, yun lang pala ginihintay ng Panginoon, yung matuto tayong manghingi. Hindi po nagtagal, binigay po ng Panginoon ang bahay na ito at purihin ang Diyos. Grabe po, katindi ang pinagdaanan ko bago ko man po matanggap ang biyaya ng Panginoon. Kasi hindi po gano'n na pag hiniling nyo, eh, ayan na. Atin pong ipinaglalaban yan ang blessing ni Lord. Kasi kapag dala-dala na po ng mga anghel yan ng Panginoon, ang blessing para sa kanyang mga anak, humaharang po ang mga demonyo. Ayaw po ni Satanas na tayo'y pagpalain. Kaya grabe po ang tindi po ng pagsubok bago man po napunta sa amin ang bahay na to. Pero clean po po talaga na ito ay regalo ng Diyos. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan po, dapat po pinaglalaban po natin yung blessing. Kapag umagree na ang Panginoon at binigyan na tayo ng proseso o ano, sinyalis na okay, bigyan kita. Ipaglaban na po natin yon. Girahin na po natin ang kaaway sa pamagitan po ng panalangin. Ako po ay natitipambuno kay Satanas sa prayer kasi talagang ayaw ni Satanas na kami ay magkaroon ng sariling tirahan. Ang gusto ni Satanas yung lagi kaming minumura ng may-ari ng bahay para mawala kami sa Panginoon. Pero alam niyo po, yan po ang kagandahan sa buhay natin na tayo tinuruan ng Panginoon ang panalangin at tinuruan tayo ng Panginoon kung paano makipagdigma gamit ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nakipagdigma po ako, nagpatulong po ako sa mga intercessor, hindi po ako ng mga panalangin nila na ito pong bahay na to ay hindi makagawa ang diablo. Hindi makapanira ang demonyo. At purihin po ang Panginoon. Kapatid, 2010 po ay naibalik po sa amin ang bahay na to. 10 years pong nawala. Ibinalik po ulit ng Panginoon. At hanggang ngayon, 2024 na.
ay nandito na po at na sa amin na po ang titulo nito. Talagang masasabi namin na certified na talaga na siniliwana ng Panginoon ang blessing niya sa buhay namin. Kaya mga kaibigan, dapat po specific yung ating prayer items na ibinudod sa Panginoon. Minsan kasi yung panalangin natin na, Lord, bigyan mo naman kami ng biyaya. Pagpalain mo naman kami. Eh, ano bang biyaya ang gusto natin? Meron kasing biyaya na bahay, biyaya ng sasakyan, biyaya ng kalusugan, diba? Sabihin natin kung ano yung pangalan ng biyaya na yon para alam ni Lord. Bagamat alam ng Panginoon yan, pero kailangan nating bigkasin, di po ba, doon sa pattern ng kanyang tinuro na panalangin sa Mateo. Sa Mateo 7, yung Ama namin, Our Father. Di po ba, nakalagay po doon, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kakanin. Hindi po, bigyan mo kami ng ang biyaya araw-araw. Kundi ay sinabi po talaga doon, kakanin. Kaya kung ano pong kailangan natin, kailangan po natin ang gamot. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, kailangan po namin ang gamot. Kaya lang, bago po kami makabili, makainom ng gamot, eh kailangan po itong bilhin. So ano po kailangan natin? Pera. Mahirap po ba? Ibigay ng Diyos ang pera sa mga anak mo? Hindi po ba? Hindi. Sabi ko, hindi bababa ang Panginoon para iabot sa atin ang pera. Pero, maraming kaparaanan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Isang salita lang ni Lord ay nangyayari ang lahat ng mga himala. Hindi po ba, mga kaibigan? Kaya, pag-aralan po natin mabuti yung uri ng ating panalangin. Yung panalangin na specific, yung sabihin natin kung anong kailangan natin. Pag sinabi natin na Lord, kailangan naman ang sasakyan kasi hirap na hirap po kami mag-commute, lalo na po sa mga panahong ito. Kaya lang, tatanungin ni Lord, may garahe ka ba? May kapasidad ka bang bumili ng gasolina araw-araw? O kaya eh, marunong ka bang mag-drive? Meron ka bang lisensya? So, yan po yung mga bagay na bago po natin hilingin sa Panginoon, dapat po naka-ready kung ano po ang kung saan natin ilalagay, kung saan natin gagamitin. Alam niyo po, may kwento po. Narinig ko po sa isang pastor ng DCAS. Matagal na po yun. Siguro mga 1990s pa. Sabi po niya, merong nagpe-pray. Sabi daw sa Panginoon, Panginoon, nakita ko yung mga gusgusin na bata sa lansangan kanina bago ko pumasok sa trabaho. Sobrang kahabag-habag ng mga bata, Panginoon. Awang-awa po ako. Sabi naman ng Panginoon daw, ang sagot daw ng Panginoon. Ganun ba? O sige, dahil naawa ka sa mga batang yun, paglabas mo mamaya, ay kuhanin mo kahit man lang yung isa sa kanila at alagaan mo, dalhin mo sa iyong bahay. Sumagot po yung nag-pray. Panginoon, wag naman. Ang dami namin gamit sa bahay, baka makabasag pa yun o baka mamaya-maya magnakaw pa yun. O di po ba? Nagpe-pray tayo, nagkakaroon tayo ng burden, pero hindi naman natin kayang gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya pag tayo po ay nagdurog ng prayer sa Panginoon, dapat po nakahanda tayo na kaya po nating panindigan. Meron naman daw nag-pray, sabi niya, Lord, nakarating po ako sa isang liblib na pook. Nakita ko po doon, hindi po nila kilala ang Diyos. Oh, nauhaw po ang mga tao doon ang binahaginan ko at pinakilala ko sa kanila ang Panginoon. Kaya lang, hindi po pwedeng doon ako manatili kasi may pamilya ako at may trabaho ako, sabi ng Panginoon. Ay sabi pa niya, Lord, magpadala ka po ng mga tao doon, mga lingkod mo, para mabigyan po sila ng suporta sa kanilang pananampalataya. Sabagot daw ang Panginoon, sabi ganun. Ikaw ang nakarating doon at ikaw ang nakakita. Kaya ang gusto ko, ikaw ang bumalik doon para mangaral ng aking salita. Ang sagot daw ng mama, ay Lord, wag naman. Kita mo may trabaho ako, tapos mapapalaya ako sa pamilya ko. Di po ba mga kaibigan, parang nakakalungkot
Naaawa lang tayo, pero wala naman tayong magawa. Wala naman tayong aksyon. Puro lang awa, puro lang salita, ay kawawa naman. Minsan pa may salita pa tayo, sana may makatulong. Eh, tayo ba? Walang kapasidad na tumulong kahit sa anong paraan na ibigay ng Diyos makatulong? Di po ba? Kaya yan po ang mahalaga sa pananalangin. Na kailangan po talaga ay specific, sabihin natin kung ano. Ako po, pag nag-pray ako, Lord, hindi ko man po kilala ang mga subscribers ko, followers ko. Hindi ko man kilala ang buong narito ng mga tao sa subdivision na ito. Ngunit sila ay kilala mo, Ama. Mangusap ka po sa kanila at pagpalain mo sila, Panginoon. Kung meron mang mga may sakit, Lord, dalawin mo, pagalingin mo. Kung meron mang nabibigat ang lubha at nawawala ng pag-asa, Ama, dalawin niyo naman po at bigyan niyo siya ng pag-asa. Yan. Kasi hindi naman po natin alam kung sino yung mga walang pag-asa. Kaya dinadaan po natin sa prayer. Pero kung alam natin talaga at kilala natin o nakikita natin na mayroong ganun, ay talaga pong pupuntahan po natin ganun. Kaya mga kaibigan, ang lahat po ng bagay na ating ginagawa sa bawat araw, kailangan po talaga mayroong tawag dito, magandang resulta, higit sa lahat. Dapat tama po ang ating puso. Marami po tayong iniluluhog sa Diyos. Tignan po nating mabuti kung kaya po nating gampanan kapag ibinalik na ng Diyos sa buhay natin yung ating mga prayer items na sinasabi sa Kanya. Maganda po yung mahabagin na puso. Pero kung puro lang po habag at walang aksyon, wala rin pong ano yan, katuturan. Kapag sinabi nating kawawa naman, maksyon po tayo para maibsan po yung kanyang pagiging kawawa. Hindi po natin pwedeng sabihin na, eh kasi mga tamad dyan. Kasi mga masamang tao yan kaya nagkakaganyan. Hindi po eh. Alam niyo po ang Diyos, habang siya ay pinapako sa krus, habang siya ay hinahagupit, wala po tayong narinig na sinumbatan ng Diyos ang mga taong iyon. Kung tutuusin, wala pong kasalanan ang Panginoon, pero siya po ang napako sa cross. Nag-alay ng kanyang buhay ang ating Diyos para sa atin. Kaya, huwag po tayong madaling musga, huwag po tayong madaling mangutya, kasi hindi po natin alam ang tunay na dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaganon. Kung wala po tayong maitulong, manahimik na lang po tayo at manalangin na lang. Ganon po ang ginagawa ko. Kasi kung tayo po ay makahusga pa at makapangutya pa o pagtawanan pa natin ang kalagayan ng ating kapwa, sabi nga ng Panginoon, ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa ay hindi doon sa kapwang iyon natin ginagawa, kundi sa Kanya. Kapag hinusgahan natin ang ating kapwa, ang Diyos ang ating hinusgahan. Kapag pinagtatawanan natin ang ating kapwa, ang Diyos ang ating pinagtatawanan. Kapag iniinsulto natin ang ating kapwa, even yung mga politiko sa Pilipinas, mga leaders, kahit sino dyan, katrabaho, kapitbahay, o kahit sino pang, kahit bata pa sa atin, at iniinsulto natin, ang Diyos po ang ating iniinsulto, hindi ang mga taong yon. At nakalagay po yan sa salita ng Panginoon. Yan, mga kaibigan, naghugas lang po yun si Lola Inday, pero nakapagbahagi po sa inyo ng konting sharing. Kaya maraming salamat po sa inyo. Kita nyo, tapos na yung aking hugasan. Kanina, dami. Pero, hindi ko po naramdaman na tapos na pala. Yan. Linis na rin po ng lababo. Maraming salamat po sa Panginoon sa araw na to. Kasi, andito na naman po tayo. At hindi ko man po kayo kilala lahat, mga kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po. Sa ngayon, panalangin pa lang po talaga ang kaya kong i-share sa inyo at ang salita ng Diyos. Darating din po tayo. Alam niyo po kasi, sabi ko nga po sa inyo, may kalungkutan ang aking puso kasi matagal na panahon na ako ang ginagamit ng Diyos na alulod ng pagpapala niya para sa iba. Pero ngayon, gustuhin ko mang pagpalain ang aking kapwa through financial o kahit sa mga ibang bagay. Wala pong kakayanan. Ang Diyos lang po ang may alam ng lahat ng bagay. Pero naniniwala pa rin po ako
na ang biyaya ng Panginoon po ay maapaw sa kalangitan. At naghihintay po tayo, mga kaibigan, na ilagay ng Diyos sa ating mga sisidla ng mga blessing na yon para maging channel of blessing din po tayo para sa iba. Hanggang dito na lang po, mga kaibigan, ang aking video. Magluluto po ako ng aming ulam. May kanin na po kami. Ang ulam po namin ay binigay ng kapitbahay, dalawang papaya, malunggay. Bagamat marami kayo malunggay, binigyan pa rin kami ng malunggay. Alam niyo man po, ang kaugalian natin, paggaling tayo ng probinsya, masarap po yung ginataan na papaya na may malunggay. Yan. Tapos, merong mga konting pritong isda dyan na pangsahog. Yan po ang aming ulam ni Lolo Dudong ngayon tanghali. Kasi kami lang naman talagang dalawa dito kapag tanghali. Ako, maghapon andito sa loob ng bahay. Si Lolo Dudong andyan sa garahe. Gumagawa po ng tirahan ng aking isang anak. Kaya mga kaibigan, maging masaya lang po tayo. Andyan lang tayo, laban lang. Kahit anong sitwasyon ng buhay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Bye!